Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating devotion from the book of Ezekiel, sabi po sa chapter 46, verse 18, ang pinuno ay hindi dapat mangamkam ng ari-arian ng mga mamamayan. Ang ari-arian lamang niya ang maaari niyang ibigay sa kanyang anak. Sa gayon, maiiwasan ang agawa ng ari-arian ng sinumang mamamayan. Sa unang bahagi po ng Ezekiel, sa verses 1 to 12, ay inilarawan po ni Prophet Ezekiel ang alituntuning nais ng Panginoon, katulad ng uri ng pagsamba, at simula po sa pintong daanan, hayop na susunugin bilang sakripisyo, ang pamunuan at ang pinuno na ipinalaga ng Diyos at pinili upang pangunahan ang kanyang bayan. Ang sinabi po ni Ezekiel sa verse 18 ay isang paalala sa mga pinuno o prinsipe na huwag mangamkam ng ari-arian ng mga mamamayan. Ang tinatawag na pinuno, maging sa gobyerno man, negosyo, pamilya o iglesia, ay dapat tapat, pantay tumingin sa kapwa at may makatarungang pag-aayon sa ari-arian ng lahat. Ang prinsipe o pinuno ay malayang magbigay pamana sa kanyang mga anak mula sa kanyang sariling kaban at hindi sa kaikababawas ng ari-arian ng mga mamamayan. Ang inilaan ng Panginoon para sa mga mamamayan ay kanila lamang at hindi dapat bawiin ng sinuman kahit ng prinsipe o pinuno pa. Ang hindi pagsang-ayon o pagsuway ay magdudulot ng pawang kaguluhan sa sambayanan. Kung hindi, magiging tuwid ang prinsipe o pinuno sa aspetong ito, magiging ganun din unti-unti ang mga tao hanggang sa bumagsak ang bayan. Ang sakit ng ulo ay sakit din ang buong katawan. Sinabi sa Lucas 12 verse 15, sinabi ni Jesus sa kanilang lahat na mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kayamanan. Sinabi din ni Jesus at ipinaliwanag na ang kahalagahan ng panlupang mana ay maaaring magtulak ito ng kasakiman o obsesyon sa kayamanan. Kaya ang Ezekiel 46:18 ay magandang paalala at babala na manatiling tapat at ayon ang namumuno o prinsipe. At ating palaging tandaan na ang pagtanggap kay Jesus at karunungan ng salita ng Diyos ang pinakamahalagang pamana at ari-ari ang higit pa sa anumang kayamanan o ari-arian sa lupa. Ito ang pamanang walang katumbas. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga, pagpalain po tayo ng lahat, tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.